hindi lang success kundi victorious ang happenings dito sa next Friday. Kasi katulad ni John Phipps, nung sinulat niya yung I tsaka love, hindi yung pangako. Hindi yung pangako, hindi yun ay deklarasyon ng kanyang pangako nung siya po'y mas maganda pamumuhay. Ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig. Hindi pa siya nangangako, hindi na siya nangangako doon na mamahalin kita. Hindi. Ipinahayag, dineclare niya, inannounce niya na ito ang pag-ibig ko sa'yo. Na mahal ko ang aking mga mahal sa buhay. Ang Panginoong Jesucristo, nung napako sa cross ng Kalbaryo, hindi natapos na yung pangako niya doon. Kundi ito na po yung fulfillment na kanyang promises bilang deklarasyon na tayo nga ay mahal niya at ginawa niya ang para na narapat para sa atin. So declare. Gaya po yan sa hukuman. Mag sinabi ng clerk of court na I declare, you are free, malaya ka na. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Sa cross na Kalbaryo, na dineclare ng Panginoon sa Kristo, pinahayag niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, na tayo ay malaya. Sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa cross na Kalbaryo, meron po tayong benefisyo na tinanggap. At napakarami pong benefits natin na tinanggap na hindi natin kaya talaga bayaran. Sabi nga sa isang awit eh, sino ako Panginoon para ipagmahal sa akin? Who am I, Lord? What is a man that you are mindful of him? Sino ang ano ang tao para iyong alalahanin? Ay ang tao likas na makasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya kanyang bugtong anak, nagkaroon tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. At hindi lamang yan. Christ's sacrifice brings fuller friendship. Greater love has no one than this, that to lay down one's life for his friends. Ito ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Inialay niya ang kanyang buhay para lamang sa atin, na tinuring yung mga kaibigan. Tayo, kaya ba natin ialay ang ating buhay dahil sa ating kaibigan? O kaya natin itakbo ang ating buhay dahil lang sa kanya? Ang kapahayagan po ng pag-ibig ng Diyos ay maraming, isa sa ipo po sa dito ay Christ sacrifice brings deeper relationship. Gaya po ng binasa na ating scripture reading kanina, behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, nang dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, napabilang tayo dun sa pamilya ng Diyos, nagkaroon tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen. Hello? Amen. Wala ka namang ginawa. Tapos na yung panood-load, habang muna sa pinto ng simbahan ng masalood, tapos na yun, wala na yun. Hindi ang kailangan ng Diyos. Kailangan ng Diyos, kilalanin mo at tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon ng Kapag-Diyos at magroon ka ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Makasama ka sa pamilya ng Diyos. Ganon din ang gawin nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Bahagi na nyo sila ng salita ng Diyos para sila rin ay magkaroon ng pagkakataon na mapatawag bilang mga anak ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, kasama ang tagapagmana ng Panginoon sa Kristo. Pagdating ng panahon, kung ano man ang Panginoon sa Kristo, ganun ka rin. Pag meron kang ang Panginoon sa Kristo, meron glorified body, meron ka rin glorified body. Hello? Amen. Ang matawag po tayo na isang anak ng Diyos ay isa na pong karangalan niya. Napakaraming tao dito sa ibabaw ng mundo na hindi matawag na anak ng Diyos. At lubinawa ng Panginoon Diyos, sila man ay magkaroon ng pagkakataon na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Sapagkat dito tayo tinawag ng Panginoon ay pamahagin natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang sabi nga sa awit, sikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos ang siyang sumabog sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pag-ibig ng Diyos. Dahil buwan ng pag-ibig, ipamalita natin ang kagandahan at ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na sumakop sa puso, bawat puso kuhawa. Darating ang panahon na pagkayo po ay pumirma na ng marriage contract. Pagkatapos yung masabing in sickness and in health. Ano pa yung bago?
Till death do us part. Yan ay hindi na pangako. Yan ay deklarasyon na yung pinangako mo noon. Mahal kita, Giliw. Bilang katandaan, bilang palatandaan na mahal kita, magpapakasal tayo. Huwag lang doon sa bayan ng asawa ko, ha? Maski sa aming simbahan, papakasal tayo. Huwag lang doon sa bayan ng asawa ko. Hindi po, ang ano ko lang po, kasi masyado kayong ano eh, yung mukha ba ninyo, ano? Masyadong seryoso. Kahit siguro si Michelangelo, ah, tatangin pipintang mukha niyo. Totoo po yan. Ginagawa ko lang pong ano, para po yung pagdating na salita ng Diyos, ay hindi po mabigas puso natin. Bagamat ito ay, sabi ng salita, the word of God is like a double-edged sword. Ang salita ng Diyos ay parang tapak na magkabilit na lingon. So saan ka pumunta, hihiwain ka talaga. Pag tama sa'yo, may hiwa ka. Pag tama sa'yo sa kabilang panig, may tama ka, may hiwa ka. So ganun ang salita ng Diyos. Minsan masakit, minsan nakakapagpasaya ng buhay. So, pag pumirma na ang tao ng marriage contract, hindi na po yung pangako. Tapos na yun ang pangako niya. Kundi ito na yung kapahayagan o ang deklarasyon ng kanyang pag-ibig doon sa isang tao. Kaya prayerfully na pag maging victorious ang darating na okasyon. At ito pa po ang bunga ng pangako, ang deklarasyon ng pangako. Magkaroon ng magandang pamilya. Masayang pamilya. Malulusog ng mga anak. Na hindi na doon umalis sa kusina. Bilang mga anak ng Diyos, meron tayong pagkakataon at binigyan tayo ng Diyos ang napakagandang pagkakataon o privilege na tayo rin ay maging katuwang niya sa kanyang gawain. For the advancement of the kingdom of God, kailangan gawin natin ito bilang mga anak ng Diyos. Ipahayag natin sa buong mundo ang kabutihan ng Diyos, ang kaligtasan ng ginawa ng Diyos para sa ating buhay. Diyan tayo tinawag ng Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos pagdating ng Biyernes ay upo tayo dun, tapos wala na, city pretty na tayo, pagkatapos ng service ay uwi na tayo, tutulog. Hindi. Tinawag tayo ng Panginoon Diyos para maging katuwang niya sa kanyang gawain. Kaya tayo bilang mga anak, ano bang ginagawa ng mga anak sa kanilang sa bayan? Sinasabi ba ng mga anak, ay naku, ang tatay ko pasagulero, ang nanay ko chismosa. Ba hindi eh. Hanggat maritina, ipinaliliwanag niya, ipinirtakpag, sinasabi niya ang totoo na ang mga magulang ko ay mapagmahal. Ang mga magulang ko ay masikap. So ganun din ang ipamalita natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, minahal tayo. Kagaya ng na-preaching ko noon, nang dahil sa Pasko, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ngayon naman, nang dahil tinanggap ang Panginoon Jesus Cristo, binigyan ka na Diyos ng pagkakataon na pababilang ka sa kanyang pamilya. Tataposin ko po aking message sa loob ng 15 minutos bago mag-alas 3. Ang pag-ibig ng ang sakripisyo ng Panginoon sa Christ sacrifice brings victorious in our life. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations or distress or persecutions or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for his sake we are killed all day long, we are accounted the sheep of his slaughter. Ito yung dinadanas ng mga mananampalataya. Ito yung daranasin pa ng mga mananampalataya. Ang mga kapighatian na ito, 37 verse 37, yet, in all these things, we are more than conquerors. We are more than conquerors. Pumalakpakan niyo ang Diyos. Through Him who loved us. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay magiging managumpay kayo. At manatili yung katagumpay na yan sa buhay niyo. Kaya ninyo ngayon tinatawanan ang mga problema dahil sa may nagmamahal sa inyo. Noong araw pa meron kayong problema, sub-sub na kayo dito, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Ngunit ang dahil sa pag-ibig sa nalaman ninyo na meron kayong tagapagtanggol, meron kayong katuwang pagluta sa problema, kaya nagiging conquerors kayo. Mananagumpay kayo. Hindi na kayo lulugulugo. Meron na kayong
nakalaan ng tagumpay. Gawin ninyo ang narapat at magkakaroon kayo ng katagumpayan. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Hindi na kayo, anumang bagay ay hindi na kayo paghihimap. Walang kapangyari ang makapag-iwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Yung mga nabanggit na yung kapighatian ng kahirapan eh, hindi na kayo kaya ihiwalay doon sa pag-ibig ng Diyos. At walang makapag-iwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Dapat lagi dating magpasalamat sa Panginoon Diyos sa kabutihan niya, dahil sa kanyang pag-ibig, nagiging mananagumpay tayo. Hindi na tayo lulugo-lugo. Hindi natin masabi na ano kayang gawin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa problema na ito. Napakadali yan eh. Ibigay mo sa Panginoon sa Kristo ang problema mo, gagana ang puso mo, liliwanag ang pag-iisip mo. Makapag-desisyon ka ngayon ng maayos. Tama ba itong gagawin ko? Konsultahin mo ang banal na Espiritu. Noon, nagdidesisyon tayo sa sariling kakayahan natin, kaya lang nangyari kadalasan ang resulta ng ginagawa natin ay puro palpak. Ipag-pray ninyo ang bawat na desisyon ninyo at yan ay magiging katuwang ninyo ang banal na Espiritu. Conclusion po. Christ's blood pictures God's love. Pinadiliwan ang pinakikita sa atin. Christ's blood proves God's love. Pinatunayan. Christ's blood portrays God's love. Ito na yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay na dahil sa banal na dugo ng Panginoon Jesucristo. Jesus has a written message to you in His own blood. Pinadama sa atin ng Diyos, pinadama sa atin ng Panginoon Jesucristo ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng kanyang dugo sa patigis doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga, love written in blood. Ang pag-ibig na isinulat ng Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Jesus' love written in the blood at the cross. Ito yung kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lagi natin, kailangan ko sinasabi na ibahagi ninyo ang mabuting balita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Huwag po natin bigyan ng pagkakataon na mawala ang ating mga mahal sa buhay na hindi natin na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Gawin po natin ito. Para pagdating ng panahon sila rin po ay mapabilang sa pamilya ng Diyos at meron silang karapatan sa kabuhay na walang hanggan. Sa piling ng Diyos. Tayo po'y mananalangin. Takilan Diyos at Aming Ama, salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo po doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa pinako niyo ang mga bagay na dapat po kami magpaparusahan niyo. Salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo. At salamat din po, Diyos, sa inyong takilanin niyo pag-ibig na ipinadama niyo po sa amin sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Pinupuri ka namin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.